So welcome nga guys para sa ating video ngayon at sa ating mga NBA at basketball updates. Ito bang si Chris Paul ay lilipat nga dito sa Los Angeles Lakers? Pero bago natin pag-usapan yung topic na yan, ito muna. Tungkol nga dito kay LeBron James at kay Magic Johnson dahil binalaan nga nito ni Irvin Magic Johnson si LeBron James sa kanyang Twitter account matapos nga na itong si Giannis Antetokounmpo ay manalo nga ng championship at the finals MVP para nga sa team ng Milwaukee Bucks. Sabi nga nito ni Magic Johnson sa kanyang tweet, "Watch out LeBron, eto daw si Kevin Durant at si Giannis ay kukunin nga daw yung trono ni LeBron sa kanya bilang the best player in the NBA or best player in the world." Well, obviously, si Magic Johnson sa tingin niya si LeBron ang best player in the world. Pero sa mga ibang tao, syempre iba-ibang opinion, meron si KD ang best player in the world nila, si Giannis naman ang best player in the world nila. Pero para dito kay Magic Johnson, si LeBron ngayon ang the best player in the world. Pero eto daw si Kevin Durant at si Giannis Antetokounmpo ay baka kunin yan kay LeBron kung ito nga si LeBron ay hindi mananalo or at least mag-compete nga sa NBA Finals at patunayan niya na siya pa rin ang the best player in the world. So yun nga ang babala na ito ni Magic Johnson kay LeBron James. Mag-ingat daw siya. At baka daw ito si Giannis Antetokounmpo at si Kevin Durant agawin ang title bilang the best player in the world. At pag-usapan na nga natin ang topic tungkol dito kay Chris Paul at Los Angeles Lakers dahil kay Magic Johnson pa nga rin ang galing ang mga salita na ito. Dahil matapos nga na matalo itong si Chris Paul, malaglag sa kanyang first NBA final, sinabi niya sa kanyang tweet na kapag daw itong si Chris Paul ay nag-op out sa kanyang kontrata sa Suns or umalis, ay dapat daw ang una niyang tawagan na ito ang kaibigan niya or ang kanyang best friend na si LeBron James at ang kanyang team na Los Angeles Lakers. At dagdag niya pa, ang big three daw na LeBron James, Chris Paul at si Anthony Davis ay magiging equal nga daw sa isang NBA championship. Kumbaga, sabi ni Magic Johnson, sure na NBA title na agad kapag itong si Chris Paul nga daw ay pumunta dito sa Los Angeles Lakers para bumuo nga ulit ng big three, LeBron James, Chris Paul at Anthony Davis. Pero sa aking palagay nga guys, sa tingin ko ay parang medyo malabong mangyari ito dahil alam naman natin, itong si Chris Paul ay nasa $40 million contract. At sigurado ko na malaki ang perang hihingi niyan kung sakaling lilipat nga siya ng NBA team. At ito ang Los Angeles Lakers ngayon sa parating na free agency ay medyo gipit nga sa pera dahil marami nga silang player na medyo matataas ang kontrata kagaya na lang neto ni LeBron James at ni Anthony Davis. Na kung gusto naman ni Chris Paul na mag-sign ng $18 million kada taon lang, kaya naman ng Lakers yan. Pero kailangan nga nilang alisin itong si Caldwell Pope, si Mark Gasol at si Kyle Kuzma para nga magkaroon sila ng $18 million na pera pang-sign dito kay Chris Paul. Pero sa tingin ko nga hindi gagawin niya ng Los Angeles Lakers para lang sa isang player. Magtatanggal sila ng tatlo kapalit niya ng isa. Pero hindi natin alam ang mangyayari sa NBA free agency. Alam naman natin na panay sorpresa nga ang nangyayari dyan. Kaya nga't abangan na lang nga natin ang mga mangyayaring paglipat ng mga NBA players at mga trades pagdating ng NBA free agency. Pero bago na nga natin tapusin ang ating video, shoutout muna tayo dito kay Evo Christoph Lorente. Ganoon na din kay J&J Tech Mobile. So yun nga lang guys para sa ating video ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dala everyday. Meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!